Ma'am, good morning, ma'am, dito sa Pilipinas. Dito sa Dubai. Opo. Ma'am, ganito, ma'am. Napanood niyo na yung video na kausap ko si Secretary Bebot Bello? Sir, nawawala po kayo. Okay. Na malinaw, ma'am? Papa. Opo. Na Yan, napuputol-putol po, sir. Okay. Ma'am, ganito, ma'am. Naka-record tayo na nag-uusap ngayon. Naka-record tayo, ma'am. Pasi kaninang umaga, nung binigay sa akin ang video ninyo, automatic, in-upload ko po yun. In-upload ko. Yung unang pinagkitaan ko ng video yun, tinignan ko yung mga picture niya at mga video niya, hindi siya eh. Kaya sabi ko, baka kinapi-paste lang yung video nyo. Ngayon, in-upload ko yun sa YouTube ko, hindi sa Facebook page, and then, tinawagan ko kaagad si Secretary Bebot Bello kung nakarating na ba sa Apo. kanya. Sagot niya, yes. Meron na po ba kayong nakausap sa embahada tungkol doon sa reklamo niyo po? Wala po. Okay. Ganito, ma'am. Narinig niyo po yung pag-uusap namin ni Secretary Bebot Bello? Apo. O yun. Ang sabi niya, sabi ko nga, sir, gagawan ko ng paraan na makausap yung OFW. Sabi niya nga, yes ninyo, gawin mo. Hanapin mo. Ang akala ko nga, ma'am, nasa Pilipinas lang kayo. Yun ang Ayun pagkakaalam ko. Ngayon, ma'am, ang po. gusto Well, natin malaman, ano po bang pinagmulan ng problem na yon? ganito po kasi yan, Yes, ma'am. sir. Yes. Noon pong April 6, tumawag ako sa, actually, first week, first day of April. Yes, ma'am. Noong nakita ko po yung anunsyo ni Ma, ng ating Pangulo na Yes. meron pong ibibigay na tulong pinansyal or financial assistance sa mga OFW. Yes, ma'am. So, start po noon, tumawag po ako para mag-verify kung meron nga po ba noon at ano po yung procedure para maka-avail. Yes, ma'am. Ngayon po, nung tawag ko, ang sagot po ng taga-Polo is wala pa po ang guidelines at hinihintay pa nila. Yes, ma'am. So, ang tanong ko po dun sa nakausap po is, ma'am, ano po ba na ayuda ng OFW ngayong panahon ng COVID? Yes, Na ma'am. lahat ay stop work, no pay, lahat ng mga bisit visa is hindi ma rin makagalaw. Ang sabi po niya sa akin is mag-try akong tumawag sa OWA. Yes, ma'am. Dahil ang OWA po ang may mayroon din silang programa na ibinibigay na tulong sa mga OFW. Yes, ma'am. So, na tumawag po ako sa OWA, yung binigay niya ng numero, sarado. Yes, So, ma'am. ngayon, tumawag po ulit ako, binigay niya po yung number na yan ni welfare officer ng Dan Flores. Yes, ma'am. Tapos, dahil yung sinabi po niya sa akin, siya yung isa na welfare officer po yung sasagot doon, natuwa ako, sir, kasi alam naman natin yung salitang welfare. Yes, So, ma'am. sa akin, yung pagkakaintindi ko, mas makakaintindi Yes, ma'am. Yes, ma'am. dun sa ilalapit ko sa kanya. Yes po. Ngayon, nagkausap po kami, sir, umpisa pa lang po nung araw na nagkausap kami, lumabas na po yung pagkagaspangan ng kanyang ugali. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hindi ko po alam kung siya ay stress ba dahil marami, naiintindihan ko naman po eh, maraming tumatawag or whatsoever. Ang sa akin, sir, is wala rin akong magagawa dahil ako ay OFW rin. Yes, ma'am. Yes Opo. po. So ngayon, nagtanong po ako sa kanya, galit po siya nung kausap ko siya. Yes, ma'am. Inunawa ko na lang po ng time na yun. Kaya lang po, nung nagtatanong na ako sa kanya kung ano po pwedeng makuha ang ayuda ng isang OFW, ang sabi po niya sa akin ay, ano po bang pangalan niyo? Binigay ko po. Yes, Ang ma'am. sabi po niya sa akin ay inactive OFW ka na. Sabi ko po kasi na-finish contract ako. Yes, ma'am. At nag-visit visa. Yes, ma'am. Yun po ang sagot ko sa kanya. Opo. So, sabi po niya sa akin, inactive OWA, inactive OWA ka na. So, sabi Yes, ko ma'am. po sa kanya, okay sir, ibig sabihin ba nun, hindi na ako matutulungan? Sabi ko ganun sa kanya. Ang sabi po niya is may mga guidelines nga daw po. Sabi ko, sir, pasensya na. Opo. Sige po, ganito na lang. Hindi na lang po ako lalapit bilang isang OFW. Lalapit na lang po ako bilang isang Pilipina. mamamayang Pilipino. Yes, ma'am. Opo. Apo. So, ibig sabihin po, nagkaroon kami ng, yung time na yun, nagkaroon kami ng medyo mabigat na conversation. Yes, ma'am. Kasi po,
Tulad nga po nung sinabi ko, may kagastangan ng ugali niya. Opo, opo. So nag-start na po siyang sumigaw at paulit-ulit niya sinasabi na ano pa po daw kailangan ko, ganyan, ganito, ganito. Sabi ko, sir, naglilinaw lang ako. Naglilinaw lang ako. Yes, hindi ma'am. Po ako namamalimos. Opo. Naglilinaw po ako at inukuha ko lang po yung alam kong pwedeng ibigay sa akin ng gobyerno. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So ngayon po, nangyari, ang sabi po niya sa akin, o sige, ganito, tutulungan kita ng personal ko. Okay. Sabi ko, sir, what do you mean by personal? Opo. Ganun po ba sa bulsa niyo yung itutulong niyo sa akin? O, ano? Hindi ko po maintindihan. Opo. Nagalit po siya sa akin, maaaring mali ang interpretasyon niya sa tanong ko sa kanya. Kaya sabi niya sa akin, bakit ba ang dami mong tanong? Ikaw na nga yung tutulungan, sinabi ko na sa'yo, personal kitang bibigyan ng tulong ko. Opo. So yun po, nag-respond po ako, nag-rely ako dun sa mga humihingi documents. Since visit visa nga po ako, hindi ko ma-provide sa kanya na yung meron po kasi dun na isang requirement. Yes, pero ma'am. Hindi ko po naibigay sa kanya dahil visit visa na nga ako. Yes, ma'am, yes. Opo. So ang paliwanag ko pa po sa kanya, ganun-ganun na lang po ba ako, ganun-ganun na lang po ba na ilang taon akong OFW, tapos ilang buwan lang ako nawala ng trabaho, hindi makahanap dahil sa COVID, hindi na ako tutulungan ng gobyerno. Yes, yung po ang tanong ko sa kanya. Opo. So sabi niya sa akin, bakit dami mong dandal, keso ganyan, tutulungan ka na nga, ano pa bang gusto mo? Yun po ang ano niya sa akin. Doon pa lang sa senaryo na yes, yun. Yes ma'am, maling-mali na po siya ron. Yes ma'am. Medyo ano na po, social service ka sa eh. Yes ma'am. Social service ka. So parang okay. ang dating po sa akin, parang binibayro mo ko sa yes, boses ma'am. Mo. Opo. Opo. Parang ganun po ang dating sa akin. Yes ma'am. So ngayon, ang nangyari po, okay sir, sabi ko, ipoprovide ko yung kailangan mo. Yes so, ma'am. So yan, ano na po ako, nag-provide ako. So ang nangyari po, tumawag uli po ako sa kanya dahil nag-forward na ako sa kanya ng documents, tumawag po ulit ako sa kanya para i-verify kung okay na po ba yun. Opo. So sabi naman po niya is okay na daw po, kaya nga pinadalhan na daw niya ako ng form, ganyan. So ngayon po, nung napasok din yung pag-uusap namin na, sir, paano po yung mga kapwa ko OFW? Doon pa lang sir, sumigaw niya naman siya sa akin. Yes ma'am, yes ma'am. Ang sabi po niya sa akin, bakit ko daw ba, bakit ba kailangan i-represent mo pa yung iba? Bakit di na lang yung sarili mo? Personal na lang ibibigyan ka ng tulong, bakit magdadala ka pa? Opo. Bakit mag-represent ka pa? Yun yung words na sinabi niya. Yes, so sabi ko, sir, parang mali, sabi ko sa kanya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung tulong ng gobyerno is para sa lahat. Yes, ma'am. Kung i-represent ko man yun, sir, dapat matuwa pa sila. Dapat matuwa pa siya. Opo. Di ba, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So ngayon po, hinayaan ko naman siya. Tapos tinanong ko sa sir, bakit ba lagi kang sumisigaw? Ganun ka ba? Welfare officer ka? Bakit di ka marunong makipag-usap ng maayos? Yes, ma'am. Sabi ko sa kanya, kung irritable ka, wala kang magagawa, trabaho mo yan, kaya magtiis ka, na-entertainin ang lahat ng tumatawag sa'yo. Opo. So ngayon, tinatanong ko po sa kanya, bago kami nag-close ng usapan, tinatanong ko sa kanya, kung anong pangalan niya? Nagalit yes, mo naman siya sa akin, bakit ba big deal yung pangalan niya para sa akin? Yes, ma'am. Sabi ko, yes, it is a big deal. Kasi, kailangan ko makuha at malaman kung sino talaga yung kausap ko. Oh, yes, na, welfare officer ka. Yes, ma'am. Eh, sir, pa-insulto yung binato mo sa akin, kaya pa-insulto rin yung sagot ko sa kanya na, ay, sir, ganito kasi yan. Kaya inaalam ko po, kasi kung ako po matutulungan nyo dahil sinabi niyo personal na tulong, pasasalamatan ko po kayo ng personal. Okay. Paano ko po kayo pasasalamatan kung di ko naman alam ang pangalan mo? Yes, ma'am. Oh. Opo. Yun po ang sinabi ko sa kanya. So, binigay po niya sa akin. Opo. Ma'am. Dalperes nga daw. Yes, ma'am. Na. Ang sabi po niya sa akin, masaya ka ba? Sabi ko, saan po? Sa binigay mong pangalan? Sir, sabi ko ganyan. Di ko maintindihan bakit di mo na ugali mo. Yes, ma'am. Yun pa lang, sir, sa mga panahon yun. Opo. Talagang iba na po. Yes, ma'am. Iba na. Tama mo kayo, ma'am. Kasi kung ang kayo, problemado kayo, kaya nga kayo tumawag sa welfare para magkaroon kayo ng maayos na kausapan at katugunan. Pero kung ganun ang ratsyada, mag-iinit ang ulo kahit na sino. Pero ma'am, doon po sa napanood ko pong video at naiparating natin kay Secretary Bello at pati kay Senator Bongo, meron po kayong binanggit na words na sinabi nyo na
Tinawag kang ano? Opo. Opo. Kasi noon po, nangyari na po yun, nakikiklaim ko na po kasi yung sinasabi nilang food assistance. Yes, ma'am. Ako na sir, before nung araw na yun, may conversation ako sir, pwede kong i-forward sa inyo yan. Yung yes, conversation yes, namin dalawa. Yes, ma'am. Na ma'am, sa simula pa lang. Wait po, ma'am. Yes, ma'am. Wait, ma'am. Yung conversation niyo, ma'am, na-record niyo ba yung conversation yun? Yung na-voice record niyo sa tawag? Ay, hindi po. Asayang. Hindi po, sir. Kasi, ano po eh, that time po, naglalakad po ako sa street, tapos yung pong telepono nyo nang ginagamit po, at hindi ko rin po alam kung paano i-operate yung cellphone. Aha, okay. Pero doon po ba, ma'am, sa hawak niyong conversation, meron ba siyang binanggit na negative na word na salitang may pagmumura, may pagkabalasubas? Opo! Okay, ito yung nasa sige, ipuporan ko po. Kasi, yes, ma'am, bigyan niyo po sa akin. Nakalagay po doon, nung pangalawang follow-up ko sa... Nung pangalawang follow-up ko sir sa kanya, nung pangalawang yes, business ako mag-follow-up, sinabihan na niya ako na, dapat mo hindi ka nakasali, dapat di ka nakasali, bakit ba nagmamadali ka? Yes, ma'am. Yun po yung message niya sa akin. Opo. Which is, bilang isang renter ka, kung ikaw ay isang professional, hindi mo sir sasabihin yun. Yes, ma'am. Tama you po. You will not say yes, that. Yes, ma'am. You yes, will ma'am. Not say that. Yes, ma'am. 100% sure. Yes, ma'am. Tama po kayo. Tama po kayo, Ron. Tapos sabi ko po sa kanya nun, sir, bakit medyo saltik sa tayo yung sinabi mo? Opo. Sabi ko sa kanya, bakit ganun, sir? Opo. Sabi ko. Tapos may conversation, may kasunod pa po yun, tapos sinabi niya na maghintay. So sabi ko, yun po ang sabihin niyo. Salamat po. Okay. Sabi ko, sir, bakit gano'n? Napaka simple. Pinapanirap niya, ginagawa niya komplikado, ginagalit niya talaga yung tao. Yes, ma'am. Which ma'am, is, stress kami, sir. Yes, ma'am. Ma'am, ganito, ma'am. Pinatayawis kami ng mayari ng bahay. Yes, ma'am. Ma'am, ang gagawin po natin ngayon, total, nung kausap po kanina si Secretary Bellio, kunin ko nga daw kung paano kayo makukontak, nakakatawag po ba kayo sa Pilipinas? Sa family ko po? No. Dito, sa Pilipinas, nakakatawag kayo ng cellphone? Opo. Okay. Pwede ko pong ibigay sa iyo ang personal number ni Secretary Bebot Bellio. Isisend ko po sa inyo mamaya. Pero bago niyo po siya tawagan, hantayin niyo muna po ang signal ko. Hantayin niyo muna po. Sir, pwede siya na lang tumawag. sige, ma'am. Opo, ma'am. Yes, ma'am. No problem. Kaya po, na itanong ko lang po sa inyo kung kaya niyo pong tumawag. Pero kung hindi niyo po kayang tumawag, kung may tiwala po kayo sa akin, ibigay niyo po sa akin ang cell number ninyo through inbox message. Inbox. And then, ibibigay ko po kay Secretary Bellio yan para matawagan ka po. Tapos ngayon, ma'am, bago tayo matapos, hihingi po ako sa inyo ng message para kay Secretary Bellio para sabihin mo sa kanya yung ginawa sa inyo. Yung kahit siguro, ma'am, na hindi nakahaba-haba, na tama lang, na pwede natin iparating mismo. Kasi pagkatapos natin po ngayon, ma'am, mag-usap, dito sa Pilipinas, alauna, 1:46 na po ng madaling araw. Ngayon, naka-record naman ang pag-usap natin, ipaparating ko po yan kay Secretary Bellio. Asahan niyo po, ma'am, kanina, tawagan ko naman po siya, saka sabi niya, sige ninyo, gawan mo ng paraan yan na makontak. Ako, ma'am, hindi naman po ako empleyado ng gobyerno, pero vlogger lang din po ako. Vlogger lang po ako. Basta't yung sa inyo po, ipaparating ko po yan kay Secretary Bellio, at least salamat na rin, at inag nyo na po ako. Kasi talagang kinokontak ko po kayo, may nagbigay na sa akin ng account nyo. Opo. Actually, sir, kung napanood nyo yung live video ko, napanood ko na po, ma'am. Tumalat talaga, nag-trending yes, ma'am. Talaga. Napanood hindi ko po siya. Hindi ko po intensyon na gano'n ang mangyayari. Hindi, hindi, ma'am. Karapatan nyo yun. Kasi kung hindi kayo gumanon, hindi malalaman ng mga official ng gobyerno. Hindi malalaman dito. Hindi, sir. Ganito po yan, sir, eh. Hindi po sana mangyayari yun, eh. Walang gano'n. Yes, walang gano'n sana. Kung hindi niya ako minura. Yes, kung ma'am. Kung hindi niya ako sinabihan ng anak ka ng... Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anak ka ng... Anak ka lang po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pero ngayon, ang mahalaga, ma'am, yung video nyo nakapunta sa akin, nabigyan ako, ngayon, tinawag ko kagad kay Secretary, totally, nung tinanong ko nga siya, di ba sabi ko, Sec, nakarating na ba yung nangyari sa isang OFW sa Dubai? Yung binasos ng OWA Welfare? Yes, ninyo, napanood ko na. Pinaimbisigan na natin, sabi ko. Yung victim, nakausap nyo na ba? Hindi pa. Sabi ko, Sir, gagawa ko ng paraan na makontak.
yun ang pinaramis ko sa kanya. At least, may signal na tayo sa kanya. Ngayon, ma'am, bigyan nyo ako ng mensahin nyo para kay Secretary Bebot Belyo. At asahan nyo, ma'am, bago mag 24 hours, may magandang update tayo. At yung pagiging pag-uusap namin ni Secretary Belyo, i-voice record ko po yan at mag-video call uli ako sa inyo para alam nyo po kung anong napag-usapan namin ni Secretary Belyo. Tapos, dito po sa message nyo kay Secretary Belyo, magpakilala po kayo kung anong pangalan nyo po, kung nasaan bansa po kayo. Sana natin mabigyan nyo po ako ng message para alam niya po kung saan po siya huhugot sa inyo. Tapos, banggitin nyo na rin po siguro yung pangalan ng OY Welfare. Okay lang, ate? I-message nyo po ngayon yung panawagan nyo kay Secretary Belyo. Kasi anak, kawalan na anak po. Nakakatkat po kayo, sir. Hindi malinaw. Nakakatkat po. Ma'am, ulitin ko po yung sinabi ko. Hihingi ako sa inyo ng mensahe para kay Department of Labor Employment Secretary Bebot Belyo. Okay lang natin magmensahe kayo para sa kanya para doon sa po, issue na yun. Pa? Yung... Ma'am, yung po bang mensahe na yun, ipapadala ko, yung po bang mensahe na yun, sa inyo ko ipagadala, pero sa kanya na naka-address? Ma'am, kahit na nag-uusap na po tayo ngayon, pwede na po, naka-record naman tayo, ma'am. Eh. Hello, ma'am? Pwede na po ako. Yes, ma'am, pwede na po yan. Hello po, nakawala yes, ma'am. Sir! Ma'am, tatawag uli ako. Tatawag uli ako sa inyo. Sige po, uli ako. Para maganda signal. Ano yung putol-putol? Tawagan uli natin. Naputol eh. Yan yung binastos ng OWA Welfare sa Dubai. Hello, ma'am. Nawawala. Isang video na lang siguro. Yun. Hello, ma'am. Naririnig niyo? Yeah. Ma'am, okay, ma'am. Malinaw po kayo. Malinaw po. Okay na po. Okay. Okay. Sige, ma'am. Magsalita po kayo. Para kay Secretary Belyo. Hello po. Yes, ma'am. Hello po. Magandang gabi po. Kay Secretary Belyo po. Ako po yung, ako po si Virgin Joy, yung nag-viral po sa live video dito sa Dubai na maltreat po na ni welfare officer Dan Flores. Okay. Naghahanap din po ako ng way kung paano ako makakakontak sa inyo para direct ko pong maiparating sa inyo ang reklamo ko po dito sa ating welfare officer. Yes, ma'am. Sana sir, doon po sa pangyayaring ito, sana po ay mabigyan ng karampatang hustisya po yung ginawa niya bilang isang welfare officer ng ating konsulado. Opo. Ma'am, asahan niyo po ma'am yung mensahe niyo pong yan. Bukas na bukas ng umaga pagkagising ko, itatawag ko kagad kay Secretary Belyo at ipopost ko po sa kanya kagad ito po. Ito okay, maraming salamat po sir. Kasi marami po akong gustong linawin sa yes, kanya tungkol yes, po dun sa ayuda ng ating mga kapwa OFW. Yes, ma'am.